Next, susunod. Ang family picture. Ang bongga. May pamilya na ako. Grabe na mula sa pagiging ula ngayon. May ula na ako. Ayan, oh. Ang bilis ng pangyayari. Totoo. Biglang pagising mo, may mga supling ka na. May asawa ka. May iba na yung responsibilities mo. Pero sabi nga nila, when you love your life and you appreciate your life at wala kang hinuhold back na grudge sa past mo, hindi mo mapapansin kung gaano na pala katagal yung buhay mo. Kasi nag-e-enjoy ka. Tapos tinatanggap mo yung mga pagkakamali mo, natututo ka. Sensitive akong tao, pero at some point, natuto na lang din akong dumedma. Maturity talaga. Maturity mo papasok, yung pagiging relaxed mo sa buhay papasok, magiging grateful and thankful ka na lang sa buhay na binigay ng Diyos sa'yo. Yung every night, whenever we'd pray at night, sabi ng mga anak ko, I have to let them hear the words na, thank you, Lord, for a beautiful life. Thank you, Lord, for our home, for our family. Little things that I want them to know that they have to be thankful for. Mga kasama namin sa bahay, yung values na binibigay mo sa kanila, yun na yung pagiging adult mo eh. Magta-turnover ka ng values, palalakihin mo itong mga batang to, didisiplinahin mo sila. Mas nandun na nakafocus yung energy ko ngayon. Mas, kung wala man lang, kung wala din lang naman ako maibibigay na energy sa mga anak ko, hindi na lang muna ako magtatrabaho. Fairness naman talaga. I'm sure maraming mga mommies at mga ka-Jeepney natin ang natuto ng bonggam-bongga yung sa mga shinare mo about sa family time, ganyan. Pero siguro kaya ko na lang ito nasabi ngayon kasi binigay ko naman yung buong pagkabata ko at buong buhay ko sa trabaho, industriya ito. Yes. Iba-iba naman kami ng, alam mo yun, iba-iba naman kami ng pinanggagalingan. Maaring iba office worker, yung iba mga lawyer. Iba siya lang pinanggagalingan ng pagod. Siguro lang sa trabaho ko, pwede ka lang magbigay ng desisyon na hindi mo na ako papasok na isang buwan. Or ito yung mga araw na free days na gusto ko. Yun yung maganda sa trabaho namin. We could actually, if you were able to build a very good relationship with your staff, with your employees, with everyone, at some point, you'll be able to harvest eh. Yung itinanim mo, maha-harvest mo na siya. Maiintindihan nila at irerespeto nila yung decision mo. That's why I am always thankful and grateful for everything na pinagdaanan ko. Kasi alam kong wala akong tinapakan at wala akong sinaktang tao along the way. Wala akong, kung magkaroon man ako ng grudges at some point, probably because mas bagets ako, na natutunan ko. Pero totoo eh, kung sino yung nakakasama mong papunta, sila din naman na makakasalubong mo pabalik. Totoo. Tsaka Miss Juday naman, syempre, wala namang mali dahil lahat naman, tao lamang naman, mm-mm, diba? Yes. Kasi dapat natututo. Totoo. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.